What's up, guys? Isang magandang morning sa lahat po. Good morning to everyone, syempre, no? Maayong buntag. So, eto na, guys. Magluluto tayo para sa almusal ng ating pamilya, syempre. So, guys, madali lang to. Hinugasan ko lang. And then, eto, binalatan ko na yung carrots. And then, mali tatlo lang naman yung gulay ko dito. Carrots, cabbage, and then bell pepper. Yun lang yung gagamitin natin. So, bali yung ginamit kong cabbage dito, guys, 3/4. Isang buo sana to, kaya lang, may pinagamitan ako, no? So, 3/4 na lang. Pero okay naman kasi malaki tong cabbage ko, so iniwa ko lang siya ng maninipis. So, guys, bali ganun din yung gagawin kong iniwa dito sa carrots, maninipis lang din, no? So, after ng carrots, eto na, guys, iiwain ko yung onion. Isa lang yung onion ko, medium size. Guys, wala akong bawang, no? So, hindi na ako maglalagay ng bawang kasi wala, no? So, anyway, meron ako ditong bell pepper. So, iniwa ko lang din ng manipis na pahaba. So, para naka-partner naman yung hiwa ng gulay natin, no? So, ganun naman talaga kadalasan, guys, di ba? So, eto na, guys. Meron akong vermicelli sotang hon, no? So, gagawin ko dito, ibababad ko muna sa tubig para lumambot. So, ganyan kadali, guys. Kailangan ibabad mo lang talaga yung vermicelli para, kasi pag dinirekta mong nilutong ganito, mas matagal pa maluto, no? Unlike pag nakababad kasi malambot na. So, anyway, guys, eto meron akong 5 pirasong itlog, no? So, syempre, babatiin natin tong itlog. So, guys, ito, pwede mong gawin to kung ayaw mo na ng meat, kung nagsasawa ka na, or kung talagang hindi ka kumakain ng pork meat, no? So, pwede tong alternative tong egg. At the same time, ito, mura pa talaga, no? So, mas makakatipid kapag ito yung gagamitin mong panahog. At saka, syempre, panibagong panlasa, di ba? So, anyway, nilagyan ko ng salt at saka ng MSG, no? So, nakatipende na sa inyo yung guys kung ganong lasa yung gusto nyo mangyari dito sa lulutuin nyo. So, eto na, guys. After kung maibabad ng ilang minuto yung ating vermicelli, syempre, ikakat ko lang kasi, di ba, masyadong mahahaba, no? So, kasi pag hindi mo kinat, ang hirap haluin. So, kaya gusto ko talaga pinuputol-putol yung, ano, yung vermicelli. So, eto na, guys, mag-start na tayo magluto. Siyempre, kailangan ko ng cooking oil at ipiprito natin yung itlog. So, guys, ito, katulad lang to ng ordinaryong klase ng pag nagpiprito ka ng itlog. Ganun lang naman yung gagawin mo dito, no? As in, ipiprito mo lang yung itlog. Diba, guys, itong pagpiprito ng itlog, hindi ko alam, ano, pero isa to sa pinaka-favorite ng mga anak ko, pati ng hubby ko, no, yung ako yung magpiprito ng itlog. Iba daw talaga yung lasa pag ako yung nagpiprito ng itlog. Although, same proseso lang naman yung ginagawa ko dun sa ginagawa nila, kasi minsan sila yung nagluluto ng itlog sa umaga, pero nas requested nila yun talaga, nas gusto nila pag ako yung nagpiprito. Hindi ko rin alam kung bakit, kasi basta sabi nila iba daw yung lasa ng piniprito kong itlog, nas masarap daw talaga. So, parang naniniwala na akong, guys, doon, no? No, yung merong kambertod sa pagluluto. Alam mo yun? Yung parang may, ano, may magic. So, anyway, eto na, guys. Nilagay ko na yung aking onion. So, susute-sute lang natin yan dito sa ating fried egg. And then, syempre, sinunod ko na tong carrots. So, pati yung bell pepper, sinama na natin. So, halo-halo-halo lang yung gagawin natin, guys. So, eto na nga, guys, habang hinahalo ko siya, ayun, may nakita ako. Merong isang hindi nahiwa. So, nakalusot. So, yun na, no? So, hahaluin lang natin ang hahaluin. At, guys, nagpalit ako ng, ano, ng sandok kasi nangingilo na ako dito sa, ano, sa kalansing ng sandok, nakakangilo, kaya pinalitan ko na ng wooden spoon. So, anyway, guys, eto na, lalagay ko na tong cabbage. So, syempre, after this, hahaluin lang natin, hahaluin, no? Hindi ako naglagay ng water kasi may water content naman ang gulay. Magkakaroon na ng ano yan, moist yung gulay. So, hindi na kailangan ng tubig. So, guys, haluin lang natin ng haluin. Huwag nating hayaan kasi syempre baka masunog.
At saka guys, ang gamit kong apoy dito, medium fire lang, no? Mapapansin mo naman pag okay na, kasi syempre, unti-unti nang naluluto yung gulay. Unti-unti nang umuunti, no? Kanina kasi, di ba, punong-puno yung kawali natin. So ngayon, eto na. Iksabihin, paluto na to. So eto na, ilalagay ko na yung soy sauce. So guys, lalagyan ko ng sesame oil, syempre para may kakaibang lasa, no? And then syempre nilagyan ko ng MSG and then iodized salt, no? Hindi ako nagbibigay ng exact measurement pagdating sa ganito, guys, kasi lagi akong naniniwala na nakadepende yan sa panlasa nyo, no? According to your taste, 'di ba? Syempre yung magsasabi ng masarap, matabang, maalat is yung panlasa nyo. So kayo yung maglalasa niyan, 'di ba? Kasi kayo yung kakain. So syempre guys, lalagyan ko rin ng oyster sauce. So ayan. So napakadali lang guys gawin, 'di ba? Actually, yung ingredients naman nito hindi naman napakamahal, no? Sa tabi-tabi lang mabibili mo na 'to. Hindi siya mahirap hanapin, no? So magagawa mo 'to, guys. I-try mo, promise. Masarap po. So ito, kung mapapansin mo guys, di ba hindi tayo naglagay ng water. So di ba, kasi sabi ko nga sa inyo yung gulay, merong sariling water yan. So magtutubig at magtutubig talaga yan. So after this, ito na, ilalagay ko na yung sotanghon. So haluin lang natin maigi. So mix it well. So ganun lang, no? So wag natin hahayaang dumikit, kasi syempre pag hindi mo hinalo yan guys, ang mangyayari niya masusunog yung ilalim, no? So kaya kailangan haluin lang natin ng haluin hanggang sa maluto yung sotanghon. And then ito, naglagay ako guys ng sesame seed, syempre, no, para pag kinain mo siya, alam mo, malalasahan mo yung ano, yung sesame seed, no? So yung mga mahilig niya sa sesame seed, no, so magugustuhan niyo to guys. So guys, bago tayo magtapos, magpapasalamat po muna ako sa inyong lahat sa matyagang nanonood sa aking mga videos. Thank you, thank you, thank you very much po from the bottom of my heart. Talagang na-appreciate ko po talaga, no? So, nakakatuwa po kasi syempre may nanonood sa aking mga videos. At naisishare ko kung ano yung mga kaalaman ng meron po ako, no? So, maraming salamat po talaga. At syempre, kung bago ka sa channel ko, please, please like and subscribe po. So guys, eto na, patapos na tayo at syempre ipiprepare ko na. So there you have it guys. I hope nagustuhan nyo yung aking video for today na i-share sa inyo. At syempre dapat itry nyo to para malaman nyo talaga kung ano yung totoong lasa. So guys, thank you for watching and keep safe everyone. Lalo na po ngayon merong bagyo sa probinsya, kaya ingat-ingat po tayo. So goodbye and God bless everyone. Bye-bye.